Magluluto tayo ngayon ng glutinous rice cake at ang mga ingredients ay 5 eggs, 500 grams glutinous flour, 400 grams coconut milk, 2 pieces na buko, 1 can condensed milk, 1 pack all-purpose cream melted butter at 200 ml evaporated milk. At dahil wala akong mahanap na makapuno, gumamit na lamang ako ng minatamis na buko para ipanglahok sa ating glutinous rice cake. Ayan, paluto na ang ating buko, minatamis. Salin na natin sa lagayan at palamigin ito para mamaya. At ngayon naman ay ihanda natin ang ating butter. Tunawin lamang ito sa mainit na kawali. Pag tunaw na, isalin na lang sa isang lalagyan. Simulan na nating pagsamasamahin ang ating mga sangkap para sa ating glutinous rice cake. Unahin nating ilagay ang 5 piraso ng itlog. Haluin ito mabuti. Ilagay na din natin ang isang lata ng condensed milk. Ngayon, ilagay na natin ang ating tinunaw na butter, pero hindi lahat, magtira po tayo ng kaunti para mamaya meron tayong maipang brush dun sa ibabaw ng ating glutinous rice cake. Itabi lamang po natin siya at haluin ang mga pinaghalo-halong mga wet ingredients katulad ng 5 pirasong itlog, isang lata ng condensed milk at yung ating tinunaw na butter. Ngayon naman ay ilagay natin ang ating all-purpose cream sa ating wet ingredients. Haluin po ito mabuti.
Ngayon naman ay ating ilagay ang maliit na lata ng evaporated milk. Sinalin ko lamang po siya sa lagayan. Isunod na po nating ilagay ang isang pack ng gata ng niyog. Ready-made po yan, bali 400 grams po yan. Isang pack yung pinakamalaki. Ihalo lang po natin ng maigi. Ngayon naman, ilagay na natin ang ating glutinous rice flour. Unti-unti lamang po ang paglalagay ko. Dahan-dahan ko siyang inilalagay. Bali, isang pack po yan. 500 grams po ang laman. Inilagay ko na po siya lahat. Unti-unti lamang po. Kasi para mahalo siyang maigi, matunaw po yung glutinous rice flour dun sa ating wet ingredients. Ayan, ginamitan ko na po siya ng aking hand mixer kasi nasira yung aking whisk. Sa sobrang dami ng aking hinalo. Ayan, mahirap na siya haluin kapag nilagay yung lahat ng glutinous flour. So, gumamit na ako ng hand mixer kasi nasira na yung aking whisk. Ayan, tinulungan na ako dyan ng aking asawa sa paghahand mix. Last but not the least, ilalagay na natin ang ating sweetened buko. Sinadya ko po na hindi kayurin yung ating buko para malalaki yung kanyang tipak. Para pag hiniwan natin yung ating glutinous rice, makikita natin yung ating buko. Masarap po yun kapag ganun. Kasi parang gusto ko kasi yung may texture pa rin na nangunguyakan na medyo matigas. Kasi yung ating glutinous flour, ayun, dahil sobrang magiging pino po yan kapag ating na-bake na siya. So, gusto ko kasi merong texture ng mamumuya pa rin. Ayan, katulad yung buko. Kaya hindi ko siya kinayod. Ayan, ready na siyang i-bake. Sinasalin ko na siya sa aking baking pan. Maya-maya lamang maluluto na yan at kainan na. Ayan na, isasalang na natin siya sa ating preheated oven na may init na 120 degrees Celsius sa loob na 20 minutes naman po. After 20 minutes, tadaan! Ayan na ang hitsura ng ating glutinous rice flour cake. Ayan na
siya. Ibabrush lang natin yung ating tinira na butter para mamaya, after 10 minutes, magiging dark brown na yung ibabaw ng ating cake. After 10 minutes, ayan na po, luto na ang ating glutinous rice cake. Nag-dark na po yung kanyang ibabaw, so ating palalamigin na po yan at ready na para kainin na ating mga chikitin. Heto na, dyan. Diniliwan na natin ang ating glutinous rice cake at ready na yung kainin. Hanggang sa muli. Marami pong salamat sa panonood.